Ito na ang pinakalatest na balita sa kaso ng yumaong flight attendant na si Christine Dacera. Lumandad na kahapon, January 13, bandang alas 2 ng hapon, ang 12 pang katao na pinagsabpina ng NBI. Sila ang mga taong naka-check-in sa room 2207 na siyang binabalik-balikan ni Christine Dacera noong magsagawa sila ng New Year's Eve party sa City Gardens Hotel. Kasama ng mga ito ang kanilang mga legal counsels. Kasama rin sa mga ito ang sinasabing basketball player na sangkot sa kasong ito. Inihayag na ang pangalan ng sinasabing basketball player na kabilang sa mga taong naka-check-in sa room 2207. Ito ay si Justin Rieta. Komento ng netizens, guwapo nga raw itong si Justin, matangkad at hindi naman umano mukhang binabae ito. Tumulog na sa tanggapan ng Makati Prosecutor Office si Justin upang makapagbigay ng kanyang sworn statement tungkol sa mga nangyari sa loob ng room 2207 noong gabi ng December 31 hanggang umaga ng January 1, 2021. Nang siya ay ma-interview ng GMA7 ay sinabi niyang hindi niya kakilala ang mga nasa loob ng room 2209. Ito yung kwarto ni na Christine Dacera. Ngunit siya ay makikipagtulungan umano sa investigasyon ng kaso. Nang tanungin si Justin kung mayroon bang krimen na nangyari noong gabing iyon, ay sagot lang niya na hindi niya umano kilala ang mga tao sa kabilang kwarto. Sa sumunod na tanong kung mayroon ba siyang napansing kakaiba sa loob ng kabilang kwarto, sagot ni Justin, wala. At nanindigan siya na hindi niya kakilala ang mga naka-check-in sa kabilang kwarto sa room 2209, ang kwarto ni na Christine. Nang tanungin siya kung willing ba siyang makipagtulungan sa kaso ay sumagot naman siya ng yes po. Magbibigay na si Justin ng kanyang sworn statement upang mapagtagni-tagni ang mga buong pangyayari sa loob ng room 2207 kung bakit pabalik-balik sa kwarto nila si Christine na mahalagang parte ng investigasyon. Samantala, sa isang Instagram post naman ni Egan Arnold Clavio ay ipinost nito ang larawan ni Justin na naka-blur ang mukha at ang pangalan nito. Tila ay may ilalabas na interview kay Justin itong si Egan sa kanyang radio program, ngunit hindi ito natuloy. Ito ang caption ni Egan sa Instagram post niyang ito. Exclusive ang basketball player na huling nakasama ni Christine Dacera bago siya natagpo ang wala ng buhay sa loob ng bathtub ng isang hotel sa Makati. Siya na kaya ang makakatulong na malaman ano ang totoong nangyari sa loob ng room 2207? Bakit ilang beses nagpabalik-balik si Christine sa room 2207? Ito marahil ang mga tanong ni Egan na siya rin naman tanong ng taong bayan. Ngunit sa kung anumang kadahilanan ay hindi natuloy o hindi na ipalabas ang interviewing ito. Sa isang larawan na kasamang ipinost ni Egan ay mayroon siya ipinakitang conversation. Makikita rito ang mga salitang, wala akong idea, di ko siya kilala actually, pero hirap lang siya huminga. So inaalagaan ko siya kanina. Then umuwi ata kami 6 or 7. 8 ata or 7. Yun nga, nabalitaan ko. Samantala, isa namang nakakagulat na revelasyon ang inamin ng kaibigan ni Christine na si Romel Galido. Binawi ni Galido ang kanyang naunang salaysay na nagsumbong sa kanya si Christine na tila may inilagay si Mark Anthony Rosales sa kanyang inumin noong kanilang New Year's Eve party sa isang hotel sa Makati, kaya nang iba raw ang kanyang pakiramdam. Ito ang kanyang naging pagsisiwalat. Pinuforce kami na dapat magsabi, magturo kami ng someone kapalit ng kalayaan namin. Siyempre wala akong alam kung anong dapat gawin. Gulong-gulo yung isip ko. Any options, i-grab para matapos na to. Kasi ayaw ko na. Pagod na pagod na yung katawan ko. Sabi ko doon, si Mark. Si Mark yung nasabi ko, which is hindi naman dapat talaga. Kasi wala namang sinabi si Christine na Mark. Pero yun yung parang pinipilit. Nauna pa rito ay binawi rin ng isa pang respondent na si JP De La Serna ang kanyang pahayag na nakita niya si Mark Anthony Rosales na may dalang powder sa party. Ayon sa abogado ni De La Serna, ang mga pulis ang pinagmula ng istorya tungkol sa umano'y droga sa party. Not only that they were pressured, they were intimidated, they were manipulated. Words were put into their mouths. They were subjected to psychological warfare because they lacked sleep. They were under duress. Matatandaan na ilang araw ring na-detain sa police station si Romel Galido at nakalaya lamang sa utos ng piskalya dahil na rin sa walang sapat na ebidensya laban sa kanila.
Natukoy na na si Mark Anthony Rosales ay meron nagawang pagkakamali sa kanyang kaibigan na si Christine Dacera. Mark Anthony Rosales, nagtatago na nga ba nakuha ang panayam ni Romel Galido at ni Gregorio de Guzman? Samantala, tikom pa rin ang bibig ni Mark Anthony Rosales sa problemang ito. Mula naman sa kanya, hindi pa rin siya magsasalita hanggat hindi siya nabibigyan ng go signal ng kanyang mga matatalik na kaibigan sa kabilang dako. Patuloy pa rin ang ginagawang follow-up report ng NBI. Mamaya atin talakayin ang ginagawa ng NBI patungkol rito. Mula naman sa ating nakalap na impormasyon, isa si Mark Anthony Rosales ang tumulong kay Christine upang makasali sa mga beauty pageant at siya rin ang nagme-makeup kay Christine dahil matalik silang magkaibigan at hindi niya na sinisingil si Christine sa mga ginagawa niyang tulong patungkol sa beauty pageant. At thankful naman ang dalaga dahil hindi na siya sinisingil. Ngunit ito, ng bagong taon 2021, nagkaroon nga ng hindi maganda ang nangyari kay Christine. Sa kabilang dako naman, tinitignan naman ng PNP ang ibang anggulo na kung saan maaaring sangkot daw ito si Mark Anthony at si Louie De Lima, na kung saan nakita daw ni Romel Galido sa room 2209 na gumagamit raw sila ng ipinagbabawal na gamot at lumipat sila doon sa room 2207 para hindi sila makita. Samantala, naging mailap naman ng PNP ukol dito para malaman talaga ang totoong nangyari at tinatago nila ang mga mahalagang impormasyon upang gamitin sa korte at malaman na o masakote na ang totoong taong nag Ayon naman sa ating pagsasaliksik, itong si Louie De Lima na kasama ni Mark Anthony Rosales sa loob ng kwarto ng room 2207 na meron daw silang itinatago na kakaiba sa kanilang medyas at ayon sa ating research na siya ay negosyante at marami na siyang naipundar ng negosyo at may kaya ang kanyang pamilya. Pero tila palaisipan pa rin sa atin kung ano nga ba talaga ang naging motibo nila sa ginawa nila di umano kay Christine Dacera. Bakit hindi pa rin sila lumalantad sa media? Samantala, si Valentine Rosales nagsalita pa patungkol kay Louie De Lima at kay Mark Anthony Rosales na di umano sila daw ay merong daladalang pulbos sa kanilang medyas at hinalo raw ito sa baso ni Christine na kanyang iniinom nung gabi na yon at nagkakasiya lamang daw sila at wala silang nakitang kakaiba patungkol dito. Mula naman sa pinagkakatiwalaan ni Dacera na si Romel Galido, nang mamalayan niyang wala sa tabi niya si Christine, agad siyang nagtungo sa room 2207 upang silipin at tignan doon si Christine kung ano nga ba ang ginagawa niya. At napansin niya dito na nakikipagsiyahan si Christine doon at nakikipagbiroon pa. Kaya naman agad-agad niyang sinundo at inilipat sa kabilang room na room 2209. Bandang 5 a.m. sa room 2209, lumipat daw si Christine ulit sa room 2207 at bigla namang bumalik si Romel sa kanyang pagtulog nung bandang alas 5 ng umaga. Kaya ayon kay NCRPO Chief Vicente Danao, nagagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang masagot na ang katanungan ng netizen kung sino nga ba talaga ang specific na tao na nagkaroon ng pagkakamali sa pagkawala ni Christine Dacera. Kaya ating antabayanan ang magiging resulta ng ginagawa nilang pagsasaliksik ukol dito. Ang magiging aksyon niya sa wanted sa radyo kung sakali magbibigay siya ng tulong sa pamilyang Dacera. Kung kailangan nila ang tulong ko, ibibigay ko. Hindi ako magdadalawang isip na magbigay ng tulong. Yan si Idol. Dahil hindi siya namimili, mahirap man o mayaman, basta tunay na nangangailangan, magbibigay pa rin siya.
Ayon pa kay Idol, hindi magiging sapat ang mga impormasyong nakalap kung hindi makukuha na ng testimonya ang lahat ng mga kaibigan ni Christine. Para nang sa ganun, matimbang ang lahat ng kanilang ibibigay na pahayag. Yan si Idol, titimbangin niya lahat ng impormasyong makakalap upang malaman ang katotohanan patungkol kay Christine Dacera. Naging kontento naman si Idol Rappi sa panayam ni Romel Galido at inilarawan dito ni Romel kung ano talaga ang totoong nangyari sa City Grand Hotel. Kaya naman ngayon si Idol Rappi, inaantabayanan ang magiging panayam ni Mark Anthony Rosales na itinuturong nagkaroon ng pagkakamali dito sa kaibigan niya si Christine Dacera. Nanggalaiti si Idol Rappi dahil napakatagal na bago ito matapos.